hourglass timing. Good things come to those who wait. Silhouette looking cinematic. Yeah, I bet that you wish you had this. Bless me, I'm sicker than your average. So contagious. Simple sneak and for today's video, kung makikita mo naman sa title, I'm gonna do a how to do your self-portrait at home. A couple of weeks ago, I posted self-portraits na ako lang yung kumuha and then ako lang din yung nag-edit, no? So marami ang friends na gustuhan yun. Meron din nagtanong na kung anong camera gamit ko, saan ako nag-edit, kung paano ko ginawa yun, and super nakakatawa. So, naisipan ko gumawa ng video about it. I decided to show you 5 ways on how to step up your self-portrait game. So, without further ado, let's hop into the video. When taking self-portraits, you only need 3 C's. Yes, girl, you only need 3 C's. For the first C, you need confidence. Yes, ayun yung pinaka-importante talaga sa pagkuha ng self-portrait. Kailangan confident ka sa sarili mo, feeling mo maganda ka, or feeling yourself. And feeling mo dapat kaya mong kumuha ng photos ng ikaw lang. Kasi sis, medyo mahirap siyang gawin, may trabaho siyang gawin. Kailangan mo talaga ng tiyaga at oras for it. Kailangan maniwala ka na kaya mong mag-take ng photo na ikaw lang, walang photographer. Self-timer lang ang kakapitan. So, kailangan mo ng confidence, girl. For the second C, ang kailangan mo ay camera or cellphone. For me, any camera or cellphone would do. Hindi naman siya necessary na kailangan super ganda or super mamahalin ng camera mo. As long as may camera, yung cellphone mo or may camera ka, okay na yan. Kasi ang quality ng photos, kaya naman siyang i-edit. Mayroong mga apps na na-edit yung quality ng photos. Plus, kaya mo i-edit yung photos mismo, lagi ng filter. Depends on your preference. So, importante lang ay meron kang camera, meron kang cellphone. For the last thing, ito talaga yung importante din. Creativity. Yes, kailangan mo ng creativity. And may tatlong aspect kung saan gagamitin mo yung creativity mo. First is your outfit. Second is your makeup, and third is your setup or your background. So for your outfit, sis, natagal natin dito sa quarantine, for sure, yung mga outfits na panggagala mo ay nakaprepare na long time ago. Habang na-quarantine pa tayo at nasa bahay lang tayo, gamitin mo na yung mga outfits mo at kumuha ka na ng magagandang photo. Be creative sa outfit mo, lahat ng gusto mong ipanggala sana. Suotin mo na lang self-portraits para maganda rin yung kakalabasan ng photos mo. Second, yung makeup. Hindi naman necessary na super bongga yung makeup mo. Depends on your preference. Pwede naman na everyday makeup look lang. But if you wanna be creative sa makeup mo, then better. At least make something new dun sa photo mo. And last and definitely not least, the setup. Kung maliit lang yung bahay nyo, don't worry, you can do a lot of things with the background. That's why you need to be creative. In this video, I'm gonna show you 5 setups na pwede mong gawin and para mo yung maganda yung self-portrait mo. For the first setup, you need newspaper, tape, time, and lots of patience. And a scissors. I honestly overestimated myself by thinking setting this newspaper up was easy. Guys! What's going on with this? Next setup would be the spotlight effect. I found this trick on TikTok. Here you just need a tissue cardboard roll, a tape, and your phone's flashlight.
camera? Hindi. O yung kulo? Ang kulo? Hindi. Ay, naka-video pala. Yan pala. Okay, so nakita nyo ang pagkakulog ng aking tattoo. Hirap maging vlogger. 1 month din po tayo. Kailan po nag-production design ako, tapos nag-style ako, tapos nag-cameraman ako, mag-edit pa ako. Good things come to those who wait. Silhouette looking cinematic. Yeah, I bet that you wish you had. You can also work with plain background lang. For this look, I told you kanina to be creative with your outfits and makeup. And sabi ko rin kayo na set up. If ayaw niyong magtutupi ng mga jar yung katulad neto, tapos ilalagay niyo sa background mo. You can also work with just plain background and just make your outfit look cool or edgy. Ako, I curled my hair lang. And kung mapapansin nyo, harap lang yung kinulot ko, straight pa yung likod. Okay lang yan kasi picture lang naman sa audio. Then, you can also use denim jackets or hats. Or hats or sunglasses kahit hindi naman tirik ang araw sa loob ng bahay niyo. Okay lang yan kasi sa portraits nga, di ba? So, just be creative, do your own thing. Bahala kayo kung ano yung gusto nyo at kung ano yung tingin nyo, maganda kayo or pogi kayo. Pwede niyo yung gawin. Okay, I'm gonna take photos na. For my setup, I'm using my camera, Canon M100, and a tripod, and an electric fan for dagdag hanging effect. Since I'm only using self-timer, what I do is I go to the menu, then yan, makita mo self-timer. Here, you can choose and customize the timer, and I either use 5 seconds and 3 shots, or 5 seconds and 5 shots. Take this home photo shoot as an opportunity to know your angles and experiment different poses that will look good on you. Bless me, I'm sicker than your average. So contagious. Ayan, you can put a flower or use the leaves or a crumpled paper. Kung anong meron kayo sa bahay that you think would look good on your photos. Take as many shots you can to get that Instagram-worthy photo. No pressure and hindi mo kailangan mahiya. You could also use your television as a background. For my first try, I just searched neon lights because I think it would look cool for my photos. So yan, kung gusto mo lang beach, pwede mo rin gawin to. So yan yung gagamitin natin yung background. Kasi ayun ako sa glasses tayo. Unfortunately, I failed to make this beach background work, so I changed to this bad TV signal effect. So that's it guys, this is how I do my self-portraits at home. And sana gusto nyo kasi napagod ako doon. Nag-effort talaga ako para sa video to. And wala pa akong joy yung meeting ni Sam. Kasi nag-galit yung nanay sa akin. Kakalit naman ako. And kung nagustuhan nyo, please click the thumbs up button dyan sa baba. And also, please do subscribe to my YouTube channel. I would really appreciate it. Thank you so much if you do. And kung gusto nyo rin makita kung paano ako mag-edit ng photos ko, please comment down below para alam ko yung mga video ideas na pwede ko pang gawin. Kung naisipan nyo i-recreate yung mga ginawa ko, photoshoot ideas, I would really appreciate it. So, don't forget to tag me sa Instagram nyo or sa stories nyo. I would love to see it and I would hype it up. So, please tag me if ever naisipan nyo i-recreate or na-inspire kayo sa mga pinag-gawa.
Let's all draw together and see you on the next.